Traffic ya. Edsa. Tara. Yan, at pinakita na kita, Gagan. Huwag mo tatanggalin yung sarili mo sa vlog, ha? Ikaw rin naman nag-edit eh. Siya yung editor ko. Ay, madulas to. Tiles. Ayan, at meron tayong pupuntahan sa Tarlac at anniversary po ng ating kaibigan na si Lee, ang may-ari ng Moto Queen. At pupuntahan natin siya ngayon at nag-post ako ngayong araw na pupunta ako ngayon doon. Hindi ko lang alam kung may taong naghihintay sa atin. Ano. Hindi kasi ako sigurado kung Sabado or Linggo ako pupunta doon, kaya hindi pa ako nakapag-post ng advance, no? So itong araw na to, ngayon pala ako nakapag-post. At galing ako ng Manila kanina, galing ako ng Pasig para bisitahin din ang ating kaibigan na may shop doon. Ang pangalan is Gear Up, no? Kung naalala niyo yung vlog na yun. At ito, puntahan naman natin ngayon ang first year anniversary. Mantakin mo, no? Ang bilis ng panahon, 1 year na pala ang Moto King. Parang kailan lang nung nag-opening siya at tayo ay bisita niya, no? Bilis ng panahon, grabe. At bumibilis ng panahon dahil kapag naging busy ka, di ba? Bumibilis yung araw, hindi mo napapansin. Di tulad ng walang ginagawa, napakatagal ng panahon, di ba? Yeah, make yourself busy para hindi ka mainip kung meron ka man gustong schedule na dumating, no? Make yourself busy lang. At ito, naging busy tayo this year din, no? 2020, naging busy din ako. At malapit na rin tayong magkaroon ng sariling shop at kumukuha lang ako ng buwelo. Kumukuha lang tayo ng sapat na pondo. Ayan, buti may kaibigan na tayo na tutulong sa ating negosyo. Yon, andito na tayo sa Luisita. At ito, historical. Ay, historical. Malaki yung history ng Luisita na ito. At nakita ko lang ito nun sa news noon. Yung nagkagulo yata dito dahil sa lupain, no? Anyway, ayan, nandito na tayo sa Tarlac, ano? At malapit lang yun dito. Medyo familiar na to sa iba nating mga subscribers, pero ganoon naman talaga, no? Ito ay bilang pagtulong lamang sa tindahan nila. At syempre, tinutulungan nila tayo. Nararapat lang na supportan din natin yung tindahan na nagtitiwala sa atin, ano? At dito, mukhang hindi pa ito fully developed, pero maganda dito kung merong village, no? Ay, aluwang ng kalsada eh, no? Pero sa ngayon, wala pa masyado akong nakikita ang bahay-bahay dito. At paulit-ulit akong dumadaan dito at same pa rin, walang construction na nagaganap. Ewan ko lang sa kabilang site, no? Pero dito, wala eh. Pero mukhang maganda dito kapag nagtayo ng village, no? Malapit sa expressway. Nga lang, medyo malayo sa MacArthur Highway, ano? So kailangan talaga meron kang mga sasakyan or motor. Sino kaya ang nandoon sa Moto King ngayon? Hindi naman siguro ganun kadaming tao kasi biglaan ako nagpuso. Yung mga pupunta lang doon, yung mga tiga Tarlac. Kung ikukumpara natin yung Moto King noon, nung last year, kumparang ngayon, no, masaya ako dahil dumami yung kanyang mga tinda, no? At dati na i-display pa niya yung motor niya sa gitna ng tindahan, pero ngayon hindi na magkasya, guys, no, sa dami ng kanyang mga produkto na tinitinda. At ayun naman ang maganda kasi pagpasok mo sa tindahan, pag marami kang nakikitang mga gears, ayan, no, helmets and gears. Ang sarap, di ba? Ang sarap, para kang namimili ng damit sa department store, sa SM, alam yun. Tignan nyo yung gulay ng motor niya. Literal na fluorescent yellow. Pati helmet. At yun nga lang, hindi tumusunod yung kanyang long sleeve, no, design, no. Medyo apoy-apoy siya, no. Sana medyo
ginawa niya ng green din kagaya ko, no, para mag-match. O nga pala, si daily bike driven nga pala ito, no, madalas natin nakakasama dahil wala tayong riding companion, eh. Wala tayong makakasama, eh. Eh, siya talagang available siya anytime, no. Yan ang kinagandahan kapag may sarili kang business. Sarili mo ang oras mo. Sarili mo ang boss mo. Ikaw ang nagdidikta. Ang sarap nung may ano lang, businessman lang, ano. At you are the boss of your own business, ano. Yun nga lang, kailangan mo ng malaking puhunan at sakripisyo. No? Siyempre, sugal yan, no. Hindi lahat ng business ay nagiging successful. Lalo na ngayon. Nako, mahirap magtayo ng business ngayon. Ngayon may pandemic, ano. Buti nga at lumuwag-luwag na, no. Parang normal na lang. Hindi katulad dati ng ECQ, no. Ng tagang walang tao sa kalsada at tanging mga frontliners lamang ang mga pupunta. Saka na lang in-implement yung mga namamalingki, mga magulang, yan, mga pagbili ng essential, no? Doon lang nagiging mahirap ang isang business, guys, lalo na yung ECQ na yan at saka purasahan ka talaga magsasara at just imagine kung wala kang ipon, no, saan ka kukuha ng pera, di ba? Siyempre walang trabaho, walang business. At paano pa kaya kung bagong bukas, naku, may kilala akong ganun, eh. Bagong bukas yung tindahan mo tapos biglang, di ba, ECQ, walang bawal buksan, hindi ko pwedeng magtinda, naku, napakahirap. Buti ngayon talaga nasasabi ko na medyo okay na, no, nasa new normal tayo. Pero hindi ibig sabihin na nagbukas ang mga establishment is wala nang sakit na kumakalat, no. Sabi nga ng gobyerno is ang pagbubukas ng mga establishment dito sa ating bansa ay hindi nangangahulugan na okay na ang lahat. Ito ay para sa ating ekonomiya, yan, na talagang bumabagsak ang economy natin, guys, at walang import, walang export. Ay. Yung truck na yan, kahit walang laman yan, mabigat yan. Pag tayo naipit ng truck, hindi ko lang alam, no, may nakapagsabi sa akin na ang ribs daw natin, dito ribs, dito sa dibdib natin, di ba may mga buto-buto yan. Hindi naman talaga literal na buto daw yan, parang litid lang. What? Hindi ako sure. Or hindi lahat ay buto, no? Sa tingin nyo, hindi ko alam, eh. Totoo ba yun? Kasi pag pinutulak-tulak mo yung ano, flexible naman, pero matigas. Hindi lang ako sure, tama ba? Sino ba yung mga doktor na subscriber natin? Hindi, kahit yung mga nurse lang, alam nila yun, eh. Hindi ako sure. Tama ba? At may kaibigan ako na pilayan ng ribs, so yun, nasabi niya na hindi naman talaga buto, parang litid, alam yung buto, o kaya parang yung ugat na matigas sa ating binte, di ba, may nakakapatayang ganun, parang ganun daw yun. Pero kapag tinitingnan mo naman yung skull na model sa mga display, eh buto talaga yung nakikita ko. Hindi lang ako sigurado, nabalian daw kasi siya ng ganun, no. Kaya lang ang big question dyan, pag nabalian yung kamay natin, di ba, sinisimento para dumikit ulit, eh paano yung ribs kaya, ano, paano mo sisimentohan yun, no, o paano mo i-align, no? Ano, opera, i-opera, no, grabe, mabubuksan yung dip. Hindi, nabanggit ko lang yung mga yan kasi nakita ko yung truck kanina. Nakatakot, eh, kasi kahit wala naman yun, mabigat yun, no. Kala natin ang lambot ng gulong kasi naiisip natin goma, pero pag ikaw ay nadaganan yan, nako. Matigas po yan. Buti malapad ang kalsada dito, malaki yung volume ng mga sasakyan dito. At patungkol naman sa mga contact tracing, no, yung pag-i-input ng mga pangalan at detalye ng isang tao na nakakasalamuha mo, eh parang mahirap yata na sinusulat lamang sa papel. At maganda yung QR code lamang, ano, yung tayong lahat dito sa Pilipinas, yung citizen ng bansa natin, eh magkaroon tayo ng universal ID, ano, at i-scan lang gamit ng QR code, no, at ang scanner lalabas na agad doon.
Kasi yung pagsusulat natin sa, di ba, nag-isulat tayo ng pangalan, address, contact number. Eh, minsan baka ma-violate pa yung ating privacy doon. Dahil, syempre, yung contact number mo, lalabas doon. Yung address mo, yung full name mo, di pa paano na, di ba? Paano kung tinitiktikan ka ng mga kalaban? Tinitiktikan ka ng mga hold-upper, di ba? Di nakita na nila yung detail yan, no? Patay, di ba? At saka, ano rin yun? Baka hindi kasi nasanitize yung ballpen, di ba? Mahirap na. Anyway, pansamantala, pwede na siguro yun. Pero yun lang, naisip ko lang, no? Parang mahirap yata kapag sinusulat mo yung detail yun. At least pagka in-scan yun, hindi naman lalabas. Ay, may mga konti tayong mga bisita dito, no? Ay, sandali, tabi lang natin yung ano. Tabi lang natin itong signage, ano. Ay, thank you po. Ay, may mga subscriber pala tayo. Tara, pasok muna tayo. Tara, pasok muna tayo, tara. Bali, naka-control lang yung pagpasok, guys, ha. Para maiwasan natin yung crowded sa loob. Lahat tayo may disiplina. Tama ba? Anong gusto nyo? Mamimigay ako ng halo-halo o nakapila? Nakapila! Alright, maraming salamat. Tara, wait lang ha. Pila lang kayo ha. Pila po kami, boss. Kahit pa ganyan na lang para hindi mabilad yung iba. Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo mabibigyan naman, di ba? Sige. Alright. Nandito ka pala. Okay, nandito na tayo sa Moto King. At may konti tayong mga bisita. Ano? Ayan ha. Mag-ayos lang ako. Alright guys, ayan at nandito tayo sa Moto King at happy anniversary po sa inyong lahat. Lahat ng staff ng Moto King. At hindi lang yun, dito sa event na isinagawa ni Paring Lee, merong discount lahat ng item, tama ba? Wow! Lahat ba ng item? 10%! Ayan at napakaswerte ng mga pupunta ngayon dito. Lahat ba 10%? Lahat talaga? Yung iba 5%, so depende, no? Wow, ayos ha? 10%, ang laki nun ha? Ang laki ng 10% na yun ha. At hindi lang yun, may previs pa. Ano bang previs natin? Sticker mo. Sticker ko pala. So yun, at meron tayong mga konting bisita dito. Konting distansya lang, pasensyahan nyo na. Kasi talagang para sa atin din naman yun, di ba? So sa ating lahat yun. Anyway, libre naman yung sticker ko. Hindi naman natin binibenta yan. At kumustahin lang natin yung mga tropa sa labas. Sabihan lang natin sila na dumistansya, okay? Alright, so ito, nakapila sila ngayon, hindi katulad dati na sobrang crowded, napakagulo, ano? Ayan, kaway-kaway kayo, nasa camera po kayo lahat at nasa vlog po natin kayo. Nasa vlog ko po kayo, ayan sila. Kaway-kaway kayo. Thank you sa inyo. At ayan, bilisan lang natin. Ayan, pagpasok. At kuha lang ng sticker dun sa loob, okay? Okay, pasok na ako ha. Right, ito yung mga iba natin mga tropa. Ayan. At mamimigay na tayo ng sticker, guys. Siyempre para hindi mabilad yung iba. And I think yung iba, umaga pa, nandito na yata, no? Tama ba? Alright. Sige. Ayan, at mamigay na tayo ng sticker, guys. Sige, pop, ano na? Pila-pila na dito. Uy, thank you ha. Thank you sa pag-avail. So ayan at magmimigay na tayo ng sticker sa mga bumisita dito sa anniversary ng Moto King. So sino po yung next? Okay, salamat po ha. Oh, share sticker mo. Thank you po. Sige po. Congratulations. Congrats sa inyong lahat at nagtsagang naghintay. Salamat sir. Salamat. Oh, sir. Oh. Yun, salamat ha. Salamat. Sir, congratulations. Graduate ka na. Ayan yung diploma mo. Ha? Wala eh. Naubos. Sa Shopee lang meron.
kay Sir Lawrence at nandito yung girlfriend mo. Ayan. Oh my God, si Ivan! Oh my God! Palagay mo, buwan mo ka kasi ganda lang yung girlfriend mo. At pangalan mo, ma'am? Okay, ma'am Roxanne. At sa boyfriend niya, nanonood niya yan. Okay. Pwede ka pumunta para maligtad. Maraming salamat po sa mga pumunta, no? Ang dami pa rin sa labas. At buti nakapila tayo ngayon at at least hindi magulo. Ayun, no, si Sir Wibile. Ayun, meron tayong raffle ngayon dito sa mga buwibili na kahit ano, pasok yung pangalan nila sa raffle. So mamimigay ng free helmet ang Moto King sa mga na mabubunot, no? Hindi ko lang alam kung ilan. May idea ka kung ilan? Siguro medyo dalawa, tatlo ganun siguro. So maraming salamat sa mga pumunta. Kung napapanood nyo to, ayan, biglaan lang yung post ko pero at least natuloy, di ba? Nagpapa-shoutout yung mga vloggers sa mga kikikwetpet, limbawa. Pero yung gamit ng camera ng vlogger is yung sarili niya. Dapat kapag nagsha-shoutout, yung camera nung nagsha-shoutout. Limbawa, si Gaga nagpa-shoutout. Huwag yung camera niya ang gagamitin niya, dapat yung camera ko kasi dapat lalabas sa vlog ko. Tulad niyan, shoutout mo ako. Oh, shoutout kay Daily Bike Driven, ayan. Oh, siya yung nag-edit ng video ko ngayon. So kaya kinakausap ko siya minsan, Gagan, cut mo to. Gagan, huwag mo isama to. So literal na cameraman and editor. Pero salamat sa kanya at sumama siya kahit na naiwan siya, no. Naiwan siya, iniwan din niya ako. Ayun, so ayun, ituloy lang natin yung pamimigay ng free sticker. Boss Reed, pwede ba ako? Oh, ito oh. Oh, ito. Sabihin ko na sa iyo. Okay, oh. Kaya ko yung hindi, bawi. Granito. Hindi, bawi. Hindi, ako yung hotel. Wala ka pa? Nakabili na po ako pero wala pa kayo kanina. Oh, ito. Oh, yan. Oh. Yan. Thank you po. Sige, yan, Boss Reed. Oh, ito. Pwede pa ano, channel ko, Moto 30. Moto 30? Dapat hindi sa camera mo. Dapat, di po. Dapat sa camera ko. Kasi lalabas sa channel ko. Kasi pag dyan kita sinoutout, lalabas sa channel ko. Useless yung pagsa-shoutout ko sa'yo. Di ba? Tama ba? Nice. Tama ba? Oh, anong pangalan mo? Moto 30 po. Oh, shoutout kay Moto 30. Eto siya, guys. Ayan. Hindi ko sinasabi mag-subscribe kayo, pero i-check nyo lang. Kasi, hindi, kasi ang pagsa-subscribe, hindi napipilitan dapat. Tama. Magsa-subscribe kapag gusto talaga. Tama ba? Alright. Ayan, si Moto. Moto 30. Moto 30, alright. Ayan. Hindi Moto second, ha? Moto 30. Salamat. Shoutout din sa akin, Boss Reed. Hindi dyan, hindi dyan. Alin po ako, Marikina, ayan. Oh, anong pangalan? Melbs Moto PH po. Oh, Melbs Moto PH, ayan. Kita na rin ako sa vlog ni Sir Reed. Oh, ayan, oh, siya. Sir Reed sa vlog ko. Pakicheck lang yung channel niya, guys, ha? Galing po ako, Marikina. And shoutout sa mga tropong Marikina natin dyan kay Melbs Moto PH. Ayan. Maraming salamat. Andito na Sir Reed. Woo! Woo! Salamat, ha? Salamat, ha? Alright, sa kabilang banda, no? Ito na. Dinudumog na, no? Ang dami na nila. Ayan na. So, ayan. Mga second batch na gagraduate, di ba? Second batch na gagraduate. Sino na? Alis na. Right, guys, at yun, siguro naging mas maayos yung activity ngayon dahil pinapila namin sila, no? At saka pagpasok dito, tig-sampu-sampu, ganun pala, mas maganda pala yung ganun at mas organized. At lahat ay nabibigyan ng sticker, no? Walang nalalamangan, pantay-pantay lahat, no? At saka yun, congrats sa Moto King at isipin mo, 1 year na pala. Ayan, at bago ko tapusin ang ating vlog, guys, no? Ito po yung ating next episode. Ngayon, ang gagawin po natin ay meron pong nag-sponsor po sa atin ng panggilid para sa kanya. So, ang tatakpuan ng i-sponsor nila sa atin ay Speed Tioner by Sir Mickey Maso.
90 na. Okay, 100. Gawang Pinoy, kaya masabi ko maganda yung quality niya. Tsaka yung performance pala niya, kasi si Mickey Masog, lahat ng gamit niya, gawa niya, tapos susubukan niya muna bago niya ibenta. Wing bell, at drive pace, pulley, yun, 100, ayan. Wow! Alright guys, maraming salamat po, at abangan niyo po yan sa next episode, at sana marami pang year tumagal ang Moto King, at sana maging successful palalo. So yan. Alright. Sigaw nyo lang guys. Okay. Cut. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa. Bibilang kasi ako ng 1, 2, 3 eh. Yabe minin eh. Oh, again, take 2. Oh, sigaw lang natin. Sama natin Food Panda. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Oh, sigaw nyo lang. Read for speed ha. Bilang 3 ha. Oh, 1. 2, 3. Breathe for speed. Okay, maraming salamat po. Thank you. Thank you.